congressman. Tapos sabi ko, kayo, umayos kayo. Ang kapangyarihan ay sandali lang. Tapos may sinita ko, ikaw, congressman. Siyang nataon kang congressman. With 70 million budget taon-taon, binisita mo yung distrito mo, di ito lang ang nakitang programa sa'yo. Napaka-makahulugan. O, lang tuli. Tuli lang ng tuli. Sabi ko, congressman, tumigil ka na. Wala nang balat ang mga tao dyan. Skinless na ang distrito mo. Much for having me again. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, okay lang po, quits-quits lang, hindi ko rin naman po kayo kilala. So, pare-pareho lang po kayo nararamdaman. And by the way, my jokes are only for intelligent people, ha? So, if you don't laugh, most likely you're an idiot, ha? I hope I pronounce it well, ha? I'm sorry that I look like this way. I did not know that I should be in formal clothes like you are. Mahirap po kasi if I'm in formal clothes when I'm in Americana because I look like the head waiter. So, and don't worry, I'm not really a full-blooded Filipino. I'm half Filipino, half Australian. So I'm half human, half kangaroo. Okay? So it's okay. Nakapanood mo kayo ng Holy Week special namin, yung nag-drama po. Ako, yan ang pinakamataas kong rating. Nilampasok ko ang ABS-CBN ng dalawang araw. Nung pangatlong araw, pinalitan yung programming. Pinalitan ng pelikula ni Katniel, ako na po yung nilampasok. Ano? Kasi naman laban ko kay Katniel, no? Para lang ako si Dabul sa totoong buhay, no? I'm really scared of Ojo because, you know, I'm a very small guy but a cute guy as you see in person. But sometimes I'm really a victim of bad podiums, no? One time I gave a speech for a school in graduation. My God, the podium, hanggang dito po yung leeg ko. The problem, I was even the one who will make the opening prayer. So imagine what I did in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yan ako unang katawan ko, no? Kasi may mga tao, formal kayo, masama na maugali nyo. Base na base kayo, chismosa naman kayo. I remember when I was still very young and very handsome. Now I'm no longer young, I'm only very handsome. Your Eminence, I no longer want to be a priest. And then the cardinal said, oh, sayang ka, kung ganito pare ko, Diyos ko, ang kanyang kadaldan, malaki-laki koleksyon na makukuha ko dyan. Sabi ko, hindi nga po, Eminence, wala akong kita sa pagpapare. Diba? Imagine niyo ang alay sa pare, puro papaya. Pwede po ba? Tigil-tigilan niyo kung mag-aalay sa pare ng papaya. May barkada po kung pare kakakain ng papaya. Yung tatlong linggo na sa ICU po, nagtatain na po siya. At tigil-tigilan niyo na po yung mag-aalay ng dilata kasi hindi naman nasunugan yung pare. May barkada nga kung pare, sa sobrang dami ng dilata, yung nanay po may pure gold na, no? Nagsusupremo sa maliit na tindahan. Sa totoo lang, the reason why I entered the seminary, I was really trying to evade math. You know, because hindi lang naman tayo anak ng Diyos na lahat magaling ka. I am not really good at math. I hate numbers, no? I thought when you enter the seminary, there will be no trigonometry. My gosh! When I entered the seminary, ang inapuntan ko tatlo-tatlong algebra, trigonometry. And I asked my teacher, saan ko magagamitin niya pa naging pari ako? Yung collection ba, i-arrange yung proportion ko pa ba yan? Sa kapag kayo ba na malengke, when you go to the market, will you say to the lady selling fish, excuse me, can I buy bangus to the second power? Hindi na ba? Sabihin sa'yo, ano, iswero ko to, wow. Nakiyan naman ako sa'yo, mas matalino ka pa sa'kin. Sabihin niyo, uga. Tingnan mo yung katabi mo, ugat ka. Diba, ang tsura niya, mukhang roots. The person beside you looks like the root of a tree. Eh, mahirap po maging guro. Kung kayo nagtuturo, it's so hard to be a teacher. Lalo na kung ang mga estudyante mo, mga pamangkin ni Satanas, nakakita na ba kayo ng gano'n? May mga estudyante yung pamangkin ni Satanas eh. Ito yung hindi na sumasagot sa klase, maingay pa. Late, pag pinagalitan mo, sumisigaw pa sa'yo. May estudyante ako, pag nagpa-exam ako, simula first grading hanggang fourth grading, bagsak. Ang maganda lang sa kanya, consistent siya. Yun ang maganda. Talagang consistent yung bata. Ang hirap maging pangit. Sabi ko, bakit? Sabi ko, pasensya ka na, hindi ko kasi nararamdaman yan. Sabi ko, kanina ko, pasensya na, ako na madumi. Sabi niya, friend, it's so hard to be ugly. When you're ugly, people think of you otherwise.
Sabi niya, when I was young, sabi niya, nung ako'y elementary, pag may nautot, ako lagi pinagbibintangan. When somebody farts, they throw the blame at me. Pag may nakawa nung high school, ako na naman ang nagnakaw. Dahil mukha akong mandarambong. Sabi niya, even my mom, I could feel na napapangitan sa akin. Bakit naman nanay mo yun? Sabi niya, friend, sabi ko sa nanay ko, biyak ako, nay, totoo ko ba pangit ako? Sabi daw ng nanay niya, anak, tandaan mo, ang kagandahan ay nasa kalooban. Kaya huwag ka na lalabas, ha? Kunti mo nanay niya, hindi siya pinalalabas. You know, Filipinos, we always love to fight for our rights. Di ba? You always see on television, mga kaliwat ka na ng mga unyo na binubomba ng tubig. Ako nga, sabi ko, grabe itong mga tono. Binubomba ko na ng tubig, padami masira ng padami. Kaya ako, hinala ako eh. Yung iba dyan, hindi talaga yung mga nakikirali, nakikiligo ng libre yan eh. Kasi imagine mo, napansin ko, pag yung unang bomba, iba yung tao. Pag pangalawang bomba, iba na nagsasabon yung unang binomba. Kasi iingot sila para magbanlaw. Diba? Kaya pinagagalitan ko yung mga hawak kong congressman. Ako sabi ko, kayo, umayos kayo. Ang kapangyarihan ay sandali lang. Tapos may sinita ko, ikaw, congressman, siyang nataon kang congressman. With 70 million budget taon-taon, binisita mo yung distrito mo, eh, ito lang ang nakitang programa sa'yo. Napaka makahulugan. O, lang tuli. Tuli lang ng tuli. Sabi ko, congressman, tumigil ka na. Wala lang balat ang mga tao dyan. Skinless na ang distrito mo. Hindi pa ako tapos magsalita, minumura na ako ng taong bayan sa social media. Lahat ng pagbabanta, inabot ko sa Facebook. Sabi ng mga tao, hindi na kami kakain ng tsukstogo. Hindi na kami iinom ng RC Cola. Hindi na kami bibili ng Hanabeshi. Sabi ko, pwede ko ba sagutin yung mga nagmabasto sa akin? Oh, sige, sagutin mo. Natandaan ko pa po yung mga number. 0917-812-3911. Sabi niya doon, yung speaker niyo, bobo. Tanga yan, sabi ko, sir. Total niya, yabangan niyo ako. Yayabangan ko rin kayo, sir. Hindi ko tanga. Magnakong laudi ako, kakaregalo ko sa teacher ko sa seminaryo. At kahit mong artista na po ako, nagtuturo pa rin po ako ng philosophy. Ang tinuturo ko po, logic, introduction to critical thinking. Mag-enroll kayo next term kasi yan ang wala kayo. Next. Magtaas nga po ng kamay dito kung sino minsan ang hindi nagsinungaling kahit minsan. Diyos ko sa mga itsura nyo, parang nuknukan nyo kayo na sinungaling. Kasama na mo ang speaker nyo. Nagsalita po ako sa koreksyonal sa mga nakakulong. Na-late ako kasi na-traffic ako. Sabi ko sa mga nakakulong, pasensya na po kayo, na-late ako. Kaya lang inisip ko, ba't ba kayo nagmamadali? Nakakulong kayo. Kahit naman di ako dumating, di naman ako nakakalabas. Sabi ko, bago to ah. Ano nga to ah. Receive rejections after rejections. Ang nakakatawa pa, pag binibigay ko yung training module, nandun ako sa labas na opisina, katabi lang pala yung lamesa ng HR, narinig ko yung usapan. Sabi nung tinitinay yung resume ko, sino ba to, Michelangelo? Di naman kilala to. Ang alam ko, Michelangelo, yung painter sa Roma, saka yung pagong, yung ninja turtle. Imagine, I was hearing those things. And then years after that, whenever I see invitations, nakita ko yung isa doon, yung kumpanya na nag-reject sa akin. Sabi ko talaga, kita mo naman talaga ang buhay. Umiikot ang gulo. Eh, paano kung pumunta ako doon at tumayo ko at sabihin ko, well,